So yung estimate natin ay halos tumugma lang sa estimate natin, no. So yung apat dito yon. Kasi kasama ko tong na-estimate, yung apat na tres. Nakahintay natin na si Farlins na ma-deliver dito sa job site. So nagpapahinga pa sila. Mamaya i-diskarga na yan. So kung nakikita niyo mga ka-team, no, ay nakabalot tayo ng ating mukha dahil mag-wielding tayo sa mga tubular. Kailangan natin idugtong kasi 9 meters yung haba ng poste. Yung banda yung kaya makikita niyo. So kailangan siyang idugtong. Kailangan idugtong yung ay kasi para umabot yun sa kabilang poste. Tubular natin. Long distance kasi yung poste natin mga katim na. Ito yung mga tubular na in-order natin. At pag-ibisya na nating idugtong para makabitan sila ng girt para doon natin ipatong yung kanyang king post. So yun na yung na-prepare natin para sa kanyang pagpatungan ng trusses natin, no. Yung tinatawag yan ay girt. Kung sa kahoy yan ang tinatawag na girt. Kung sa ano naman, kung sa concrete ay yan ang pinaka-roof beam niya. So yung mga pitik na nakalagay dito sa poste ay diyan natin i-sentro yung tubular natin. Ito, tres lang ang nilagay kasi ito pinaka-teres niya. Ayan. So bukas yan ang lagyan ko bukas yung tubular, yung patuloy dito sa tubo. Tapos yung dito sa ano, yung may karugtong pa yan, doon siya doon magkakonekta sila doon sa isang tubular na galing dito sa tubo. So ito na lang, tsaka ito, tatlong piraso na lang ang kailangan natin para dito. Kasi dito kailangan mo magdugtong kasi mahaba to eh, nasa 8 meters to mahigit. So bukas yan ang paglalagyan natin bukas, tsaka magpulwid tayo. So ito na yung pinaka final na ano, na bali girt niya. Dito na yun ipapatong yung kanyang king post, yung nasa baba na inasimbol yung pinag-upuan ni Mr. Tobero. Yan. Yan, shout out sa ating mga kasama dito. Yung isa nasa motor, hindi masyado makikita. Opo. Yung isa, yan ang pinaka master ng ano, welding. So bukas pagsikapan namin siguro bukas na matapos na to yung pinaka king post niya. Kasi ang kulang niyan ay
ang kanyang diagonal at saka full width. So yung isang king push doon sa kabila ay asimbulin niya bukas. Ayan, tapos ako yung mag gumawa ng ano ng sa kanyang diagonal yung nasimbolan niya. So ako mag full width. Kung mayroong matatapos na, pwede na nating ilagay dito sa taas. So ito na. Natapos ko na yung na full width yung mga dugtungan na yan. So malapit na matapos. So abang-abang lang na no sa ating pag-install dito. Maganda siya ano, tingnan kasi nakasimbo na sa baba. Yung pitik naman ay yun ang sinusundan natin, yung pitik nakasentro. Itong tubular ay nakasentro doon sa pitik. So itong king push natin ay bali apat lang na pieces, piraso, kasi apat na girth yung diretsuhan doon, apat na pusti lang. Bali ang natapos natin na hoy. Dili na sa kuna. Sa ground. Ground. Oh guard. Ah, tuno. Ground niya. So, bali natapos dito yung dalawang yung mga malaking king push steel truss niya. Yung truss, yung isa yung karugtong niya, ito yung sa dulo, tapos yung mga para sa mga ano sa dalawang simbolo natin yon ay ito na yung mga kanyang mga diagonal at saka yung vertical. Pinuto na natin lahat kasi halos papareho lang silang ng design at saka pareho sila ng distansya, bali 1 meter yung anong ang nilagay natin na space sa diagonal at saka vertical, kaya pinutol natin lahat
para diretso na yung pag kuha natin ng kanyang pagbawas sa aktual. Bale, ito na yung pangatlong king post natin. So, ang natitira, isa na lang. So, mamaya sa next video natin mamaya ay yung pagkabit na naman sa dun sa taas mamaya. Kasi matatapos na to maya-maya dahil pagtulungan namin para mapulwid. So, yung apat na yung karugtong niya ay tapos na. So ayan, nakabit na natin yung steel truss natin. Na gamit natin ay tubular. Ang kakapal ng tubular na ginagamit natin mga katim, na ang kakapal niya ay manipis lang siya. Ang inorder namin ay 1.5, pero ang dumating, ang inorder ng amo, ang may-ari nito ng bahay ay 1.2. So medyo manipis siya. Pero okay na naman, sa tiyagaan lang sa pagwilling para hindi siya pangit tingnan at ma-pull wheel talaga. So bukas, so yan, ang kulang na lang yan ay yung separless natin at saka pag-pull wheel dyan sa 2x4 na tubular natin para ma-final siya. So ang inaantay na namin dito ay yung yero. Pero na-order na namin bago na-assemble namin to. Tapos nang na estimate kung ilang pirasong yero ang gagamitin natin dito. So ayan, yun ang yung pinaka-design niya. Bali yan, naka-ispat pa lang lahat yan. Ispat-ispat lang tayo kasi bukas ay ipulwid natin at saka isabay na rin na yung separ lens. Yung separ lens natin ay dinugdugtong pa. So yung estimate natin ay halos tumugma lang sa estimate natin, no? So yung apat
dito yun. Kasi kasama ko itong na-estimate, yung apat na tres. Ito sa kilid. Yan. Halos sakto lang siya. Yung mga ritaso natin ay mga maiksi lang. So, sakto-sakto. Sakto-sakto lang siya ang kanyang estimate. Yan. Yung pag-estimate ko naman dito ay yan, sinukat ko yan. Pati yung lahat ng mga naka-diagonal, yung nasa vertical ay sinukat ko yun. Pati yung pinakamaliit, yan o. Kasama ko yung sinukat. Tapos sinukat ko naman yung dulo, papunta dito sa dulo. Ayan. Tapos sinukat ko yung sa may 45 na yan. Sinukat ko rin hanggang doon sa dulo. So pati yung mga vertical natin na yung diagonal na pagganon ay sinukat ko rin yan. Gamitan lang ng calculator tapos i-plus-plus mo lang. Pati yung maliit na yan, sinukat ko yan. Hanggang sa dulo, pati dyan sa yung libelado niya ay sinukat ko. Pati yung mga vertical niya, sinukat ko yan. Pati yung pinakamaliit. Yun, yung pinakamaliit. So, kung ilan yung resulta sa pag additional mo sa kanyang sukat ay i-divide mo lang siya ng 600 kasi 6 meter yung 6 meter yung tubular natin. So kung ilan ang resulta, yun na yung resulta sa isang buong trusses natin. So i-divide natin ng 4 kasi 4 na trusses niyan eh. Yung dito naman sa ilalim ay inactual ko na si sinukat. Tapos plus plus lang para makuha mo yung sukat kung ilang parlins ang magagamit. Yung mga putol-putol ay pwede pa natin idugtong para walang masayang na materialis. So ang kabuhan dito itong tubular natin na 4 ay ang in-order ko ay 13 pieces. At saka yung ito namang 2x3 ang in-order ko nyan ay 28 pieces yung tubular. Yung siparles natin ay 20 pieces yung siparles na in-order natin. Yun ang estimate ko. So halos sakto lang siya. So ganun lang ang kalaki nitong bahay ay 9x8. So ganyan lang ang kanyang magagamit. So ma-estimate na niyo kung ilan yung magagastos niyo sa pagbili ng materyales o ilan ang budget niyo. Makakuha kayo ng budget kung ikambas niyo kung saan ang pinaka mas mura yung presyo ng tubular. Basta yun ang yung kanyang sukat. Yung allowance niya dito sa kanyang bulada ay 90. So yun no, yun lang ang ating vlog natin ngayon. So stack muna tayo ng ng kukuniyog. Yan, ito yung mga kasama ko. Shout out guys. Yan. Yan. Yun ang mga pinakamalakas ng mga kasamang mga wilder. Yan. Yan. Oh, di ba? Ang saya. So, yun lang no. Kabaka, sino pa sa inyo hindi pa naka-subscribe sa aking YouTube channel, huwag niyong kalimutan para lagi kang update sa aking mga video. Bye-bye! Peace.